Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol at Araw ng Panalangin para sa Bukasyon. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Bilang mabuting pastol, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol
at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob niya sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagkat ika'y kaagapay sa tulong mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa
nakikita ng kaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati ng kalis ko ay iyong pinapaapa. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako magdadao. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Isa sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko, Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Pastol ko, Jesus ang pastol na nagdala sa bigat ng ating mga kasalanan. Tayo'y kanyang tinipon at pinagaling bilang kawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, alleluia, alleluia. Ako'y pastol na buti, kilala kong pangakin. Ako'y kilala nila, alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus,
Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-apat na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ito rin ay tinatawag na Good Shepherd Sunday o Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin nyo nga po, Mabuting Pastol. Bakit ba mabuting pastol ang ginamit na talinghaga ni Jesus upang ipaliwanag o ipakilala kung ano ang gagawin niya para sa kanyang mga tupa? Si Kristo ang mabuting pastol. At ang kanyang mga tupa ay ang tayong lahat, no? Lalo tigit ang mga nagnanais na sumunod sa kanya. Ang trabaho ng karamihan noon o hanap buhay ay magpapastol. Marami tayong mga tauhan sa Biblia na tinawag ni Kristo na para maging hari na kung saan ang gawain ay magpastol. Isa na riyan si Moises. Ang naging trabaho ni Moises nung siya ay tumakas sa Ehipto ay naging pastol. Andyan din yung pinakakilala nating lahat, si David. Bago siya nahirang na maging hari, ang gawain niya ay magpastol. At ngayon, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. Ano ba ang katangian ng isang mabuting pastol? Inisip, bakit hindi mabait na pastol? Bakit ginamit ay mabuting pastol? Sabi po dito, ang isang mabuting pastol ay pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. So, paano mapapakinggan ng mga tupa ang tinig ng isang pastol? Sino mga nag-aalaga po ng hayop dito? Wala? Yan. Yeah, ma'am, may tawag pa nga sa inyo ngayon eh, 'di ba no? Mga far parent. Yan. Mas gustong alagaan ang hayop kaysa ang totoong tao. Mas gustong maging anak ang mga hayop kaysa ang totoong bata. Pero siyempre no, gusto ko lang kunin yung ginagawa po ninyo no sa inyong mga alaga. Kasi dito ang sabi ay nakikinig ang mga tupa sa kanyang pastol. Sa tinig, yung boses
Kaya dito, sabi, mabuting pastol, ibig sabihin, ito ay naglalaan ng oras. Nag-i-invest ang isang pastol para mapakinggan siya ng mga tupa. Hindi naman agad-agad yan. Kailangan mong samahan, mag-i-invest ka ng oras, mag-i-invest ka kahit ng pera. Paano kang makikilala ng mga tupa kung hindi ka maglalagi, kung hindi ka magbababad? Araw-gabi, babantayan yan, lalo tigit sa gabi. Kasi, no, sa gabi pumapasok yung mga mababangis na hayop na pumapatay ng mga tupa. At itong mabuting pastol, talagang paglalaanan niya yan ng panahon. Mag-i-invest yan. Kikilalanin niya, bibilangin niya araw-araw kung kumpleto ba ang mga tupa. At pagka minsan, kakausapin pa niya yan. Kung kaya, ang mga tupa nasasanay sa boses ng kanilang pastol. Kaya sabi po nila, no, sa mga bansang mayroong mga pastulan, sabi po nila, kahit magkasalubong ang dalawang kawan, no, dalawang nag-aalaga, kahit magkasalubong yan, hindi yan maghahalo. Kasi alam ng mga tupa yung amoy at yung boses ng kanilang mga pastol. Malinaw po ba? Okay. Kung malinaw yung gawain, katangian ng isang mabuting pastol, maaari siguro pagnilayan natin tayo bilang mga tupa. Nakikinig ba tayo sa mga sa pastol natin? Tama ba ang pinakikinggan natin? Kung kaya nasusundan natin at tayo'y nadadala sa mas tamang pastulan? Yun ang isang katangian ng isang mabuting tupa rin. Kasi kung mabuti ang pastol, mapapabuti ang mga tupa. No, nakikinig ba tayo talaga sa ating pastol? Yan, sa ganitong pagkakataon, talagang pinagtsatsagaan ni Kristo. Ibang, hindi lang basta pagtsatsaga, kundi talagang paglalaanan ni Kristo na maturuan tayong lahat sa abot ng makakaya hanggat mayroon magagawa ang Diyos sa atin. Talagang may magagawa ang Diyos, hindi tayo tinitigilan. Gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong mapabuti. Madala doon sa tinatawag natin na isang pastulan na puro, you know, para bang ginhawa ang nando doon. Kaya lang, pinakikinggan ba natin at sinusundan natin ang tinig ni Jesus bilang ating mabuting pastol? Dahil hindi niya aangarin ang isa man sa atin ay mapahama. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, makinig kang mabuti. Marami po sa labas, no, sa labas ng simbahan, o kaya naman, maraming sinasabi ang mundo na kadalasan ikinaliligaw natin. Bakit ba tayo nalilito? Eh kasi hindi rin tayo talaga nagbababad. Hindi rin talaga tayo nakikinig ng todo-todo sa boses o sa tinig ni Jesus. Konting alok, no? Konting sabihin ng tao na nagpapanggap na o kaya gustong maging Diyos, na ako ang kaligtasan, ako ang magbibigay sa inyo ng ginhawa, ako ang magbibigay sa inyo ng ayuda. Hala, doon naman tayo. Kaya minsan, no, yun yung nakakalungkot eh. Kapag may bigayan ng ayuda, pag may bigayan ng, ano ba, may four-piece pa ba? Pag may bigayan ng four-piece, natapat na linggo, eh, saka na yung misa na yan, saka na yung simba na yan, dito muna ako pipila, kasi dito may makukuha ako. Kaya, ano nangyayari sa atin?
yung mga itinuturo no ng mundo laban sa itinuturo ni Kristo, alin ang mas pinakikinggan natin at sino ang ating sinusundan? Sa puntong ito, maganda rin siguro no, na mapaalalahanan, lalo tigit kayong mga magulang, na sa loob ng tahanan, mayroong mga tupa na dapat kayong alagaan. Kilala nyo pa ba ang mga tupa? At ang tanong din, nakikinig ba sa inyo ang inyong mga tupa? Kasi kung hindi, talaga bakit hindi nakikinig? Nagbibigay ka ba ng oras? Naglalaan ka ba ng oras? Yung quality time, yung family time, nandiyan dyan pa ba? O hanggang abot ka lang ng pera? Hanggang bigay lang? Tapos magtataka ka, bakit ganyan ang ugali ng iyong mga anak? Hindi kayo magkakilala. Hindi mo na nakikilala. Parang andun lang sa responsibilidad na magulang ako, kailangan kong magbigay. Hindi lang yun ang pagiging magulang. Kaya nahihirapan tayong pasunurin ang mga bata, mahihirapan tayong pasunurin ang mga kabataan kasi walang investment na ginawa o ibinigay. Parang, pag hindi ka nagbigay, hindi ka susundin. Parang nandun lang lagi, no? E tandaan po natin nawa, no? Sa linggong ito, ang aral na ibinibigay sa atin ni Kristo, hindi lang tayo dapat maging mabuting pastol pagdating ng araw. Sa ngayon, kailangan muna natin maging mabuting tupa. At para maging mabuting tupa, matuto tayong sumunod at makinig kay Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol, taglayang pagtitiwala sa kanyang malasakin at pag-ibig sa atin, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bokasyon sa buhay pagpapari at pagiging relihiyoso at relihiyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao,
makamtanawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin ng mga nanonood sa online, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling at mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Edgar na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon
at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.